mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol, usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, ba? Umpisa ng buong linggo, no? At ngayon po ay araw ng Lunes, ikawalo sa buwang ito ng Abril taong 2024. Ako po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa, para sa isa na namang edisyon ng programang Usapang Tol. Makakasama natin siyempre mamaya, wala pong iba, kundi ang tol ng bawat Pilipino, Senator Francis Tol Tolentino. At kayo po ay pwedeng mag-participate sa ating talakayan ngayong umagang ito. Pag-uusapan natin, ano yung epekto pa rin ng matinding init, no? Yun pong Department of Education, magpapatupad po ng distance learning ngayong araw. Inanunsyo po ng DepEd kahapon na lahat po ng mga pampublikong eskwelahan sa elementary at high school, distance learning po sila ngayong araw, asynchronous classes yung magiging mode of learning ng mga public school kung saan yung mga mag-aaral ipapayagan po na kumpletuhin yung kanilang mga assignment, proyekto at iba pang requirement, no? Hindi rin required yung mga teaching at non-teaching personnel sa mga public school na mag-report sa eskwelahan. Hindi po sakop ng advisory ng DepEd yung mga pribadong eskwelahan, pero maaari po silang magpatupad ng distance learning ngayong araw. Ang anunsyo po ng DepEd ay sa harap pa rin po ng back-to-back. Back-to-back po kasi yung holiday, yung regular holiday. Bukas at sa araw po ng Miyerkules, at yan po ay para bigyang daan yung paggunita po sa araw ng kagitingan at sa Eid al-Fitr o pagtatapos ng Ramadan. Bukod po dyan, no, nauna na rin pong binigyan ng kapangyarihan ng DepEd yung mga eskwelahan, ano, yung mga school authorities na magpatupad ng blended learning kung matindi po yung init ng panahon. At nababanggit po natin yung heat index. Naku, kahapon po nakapagtala ng dangerous level na heat index yung 11 mga lugar sa bansa. At buti pa para bigyan tayo ng karagdagang detalye, no, kaugnay ng nararanasan nating mainit na panahon at kung ano ang naging epekto niya. Nasa linya po ng ating komunikasyon si Rhea Torres ng Pag-asa. Maganda umaga, Ms. Rhea. Alamin kung ano ang weather for today sa DWIZ na Papanahong Balita. Yes po, good morning po sa inyo. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Sa lagay po ng ating panahon ngayong araw, patuloy po yung epekto ng easterly sa malaking bahagi ng ating bansa. Kaya asahan pa rin po natin ngayong araw yung mainit na panahon sa buong bansa, liban na lamang sa mga tsansa ng mga pulo-pulong mga pag-ulan. At sa ngayon po, wala naman tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya hanggang sa darating na Friday ay asahan po natin magpapatuloy yung generally fair weather conditions, so magiging mainit pa rin po yung panahon natin at may mga tsansa pa rin po ng mga pulo-pulong mga pag-ulan. Kadalasan po yan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast po natin ngayong araw sa Metro Manila, maglalaro mula 25 to 34 degrees Celsius, 17 to 26 para sa Baguio City, 25 to 32 sa Legazpi, Metro Cebu 26 to 32, at sa Metro Davao naman 24 to 33 degrees Celsius. Ms. Rhea? Yes po. Ms. Rhea, heat index, 11 yung mga lugar na nakapagtala kahapon ng dangerous level na heat index. Buti pa sa iyo manggaling, ano-ano ba yung mga lugar na yan, Rhea? Yes po, so kahapon yung mga areas po na may naitala po na matataas na amounts or temperature or heat indices recorded ay mostly naglalaro po siya mula 42 to 46 degrees Celsius heat index. So kahapon po ito, yung areas po ay nasa Dagupan City, Pangasinan, umabot po ng 42 degrees Celsius.
pati na rin po sa Tugigaraw City, Cagayan, Puerto Princesa City, Palawan, pati po sa Aburlan, Palawan, Camarines Sur, sa Rojas, pati na rin po sa Zamboanga. And meanwhile, 44 degrees naman po yung naitala sa Aparica, Cagayan, pati na rin po sa Cotabato City, Maguindanao, at 46 degrees naman po yung naitala dito sa Daet, Camarines Norte. At based po sa ating forecast na yung araw, karamihan po sa mga nabanggit po kong, ko pong lugar ay most likely yun din po yung mararanasan ng heat index ngayong araw, particular na po sa Daet, Camarines Norte, na posible din po umabot ng 46 degrees Celsius na heat index. So patuloy po yung paalala natin sa ating mga kabayan sa mga nabanggit na lugar. As much as possible po, bawas-bawas na natin yung mga outdoor activities, and kung hindi po talaga maiiwasan ay magdala po tayo ng payong at magbaon po tayo ng tubig. Maraming salamat, Rhea Torres. Maraming salamat din po, magandang umaga. Ayun, so magpapatuloy pa yung matinding init ng panahon ngayong araw, at kaugnay po niyan, yung grupong Kilusang Mayo 1 ay nananawagan po sa gobyerno na magpatupad ng measures para protektahan yung mga manggagawa mula sa matinding init, lalo na yung mga nandoon sa outdoor, ano, yung mga nasa sektor ng agrikultura, construction, transportation at tourism. Actually, kahit nga yung mga nasa loob ng tanggapan, apektado pa rin ang matinding init. At ang kanilang panawagan, gayahin daw yung ipinatutupad na polisiya sa Qatar at India, kung saan merong extended drinking at rest breaks at no work hours. Pero noon pa lang 2023, ang DOLE po pala ay nagpalabas na ng advisory, nagtatakda ng panuntunan na kapag nararanasan yung extreme heat, pwede po magpatupad ng rest breaks, pagtiyak na akma sa init yung mga uniforme ng mga manggagawa, at dapat ibigyan din ng libreng inuming tubig. Anyway, bago pa tayo lumalim ng husto sa ating talakayan, puntahan muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita, ngayong araw ng Lunes, ika-8 sa buwang ito ng Abril taong 2024, problema sa masikip na daloy ng traffic, tatalakayin sa Idaraos na Summit ayon kay PBBM. DWIZ Balita. 20 pesos na presyo ng bigas, target pa rin maabot ng pamahalaan. DWIZ Balita. Mga senador, hindi pabor sa apela ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, na isama ang political provision sa Chacha. DWIZ Balita. 6 na lugar sa bansa posibleng makaranas ng dangerous heat level ng heat index ngayong araw, ayon po yan sa PAGASA. Mga balitang updated, mga issue updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol, kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, nakatakdang magsagawa ang pamahalaan ng Traffic Summit sa Abril at 10, pinamagatang Bagong Pilipinas Town Hall Meeting on Traffic Concerns. Tatalakayin sa summit ang mga posibleng solusyon sa problema ng bansa sa traffic. Kasunod ito ng pag-amin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakilala ang bansa dahil sa matinding traffic. Binigyang diin ni PBBM na kailangan magkaroon ng agarang lunas ang problema sa trapiko, habang isinasagawa ang mga long-term solutions tulad ng mga infrastruktura. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, nananatiling adhikain ng pamahalaan ang 20 pesos na kada kilo ng bigas na ipinangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang siya ay mangampanya sa halala noong 2022. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary at Spokesman Arnel De Mesa, ginagawa ng DA ang lahat para mapababa pa ang presyo ng bigas, lalo na ang pagpapababa ng production cost. Samantala, inamin naman ni De Mesa na hindi na inaasahan ng DA ang pagbaba pa ng presyo ng retail na bigas ngayong panahon ng anihan dahil sa tinatawag na external shocks o hindi inaasahang pagbabago sa ekonomiya sa labas ng bansa.
DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, hindi pinaboran ng mga senador ang panawagan ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon na isama sa pag-amyenda ng saligang batas ang political provisions. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, kung may aayawan man ang mga taong bayan sa tsa-tsa, yan ay ang term extension o pagpapalawig sa termino ng mga opisyal na kasalukuyang nakaupo sa pamahalaan. Sinabi naman ni Senator Nancy Binay na wala naman sa resolusyon ang tungkol sa pag-amyenda sa political provisions, kaya hindi ito mapag-uusapan ng mga mambabatas. DWIZ Balita. Sa oras na 14 na minuto makalipas ang alas 6 na umaga, posibleng makaranas ng dangerous level ng heat index o matinding init ang 6 na lugar sa bansa ngayong araw. Sa forecast ng PAGASA, posibleng makapagtala ng higit sa 42 degrees Celsius na heat index ang Apari at Tuguegarao sa Cagayan, Dagupan City sa Pangasinan, Puerto Princesa City, Palawan, gayon din ang Lawag City sa Ilocos Norte at Daet, Camarines Norte. Ang dangerous heat index ay nasa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius, kung saan ang mga tao nalantad sa sikat ng araw sa mga lugar na yan ay posibleng makaranas ng matinding pagkapagod, heat cramps at heat stroke. DWIZ Balita. Tanggap tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ceremonial energization ng backbone project ng NGCP sa Negros, pinangunahan ni PBBM o pangungunahan ni PBBM ngayong araw. Ang report mula kay Patrol No. 13, Gilbert Perdez. Nakadakdang sumabak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iba't ibang aktibidad dito sa Negros Occidental ngayong araw. Bandang alas 9 ng umaga, magkakaroon ng aerial inspection si PBBM sa transmission line Bacolod Kahit Line sa Bacolod Substation ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP dito sa nasabing lungsod. Kasunod dito ay magkakaroon din ng tour si PBBM sa substation bandang alas 10 ng umaga. Susundan nito ng ceremonial switching o yung pagpapailaw ng Cebu Negros Panay Backbone Project na inaasahang magaganap bandang alas 11 ng umaga. Samantala, mamayang hapon naman, pangunahan ni PBBM ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa at iba pang mga suporta o serbisyo sa Bago City. Patrol 13, Gilbert Perdez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Isa pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga insidente ng pagkalunod nakakaalarma ayon sa isang senador. Ang report mula kay Celi Ortega Bueno. Kasunod ng pagkamatay ng 37 katao noong Semana Santa dahil sa pagkalunod, naghayag ng pagkaalarma Senator Sherwin Gatchalian. Kaya muli giniit ni Senator Gatchalian ang agarang pagpapasa ng kanyang panukalang batas na naglalayong magtalaga ng mga lifeguard sa mga pampublikong swimming pools at bathing facilities. Ito ay ang Senate Bill No. 1142 o yung Lifeguard Act na naglalayong atasan ang mga pool operator na magkaroon ng isang certified lifeguard kada public swimming pool na ginagamit ng libre o kaya naman ay para sa negosyo. Kabilang dito ang mga pool sa mga hotel, inn, motel, condominium, building, clubhouse at iba pang pampublikong lugar o tirahan maliban sa mga tahanan para sa isang pamilya. Sa ilalim pa rin ng panukalang batas, minamandato ang pagkakaroon ng karagdagang lifeguard sa bawat sobrang 250 square meters kada pool. Dapat may angkop na certification ang mga lifeguard na ito mula sa mga pambansang organisasyon na may accreditation at pagkilala mula sa Department of Health. Habang papainit ang panahon sa maraming bahagi ng bansa, patuloy na hinihimok ni Gatchalian ang pag-iingat lalo na pinakamataas ang bilang ng mga namamatay dahil sa pagkalunod sa panahon ng tag-init. Ayon sa World Health Organization, ang pagkalunod ang isa sa limang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa mga batang may edad 1 hanggang 14 na taon. Git ni Gatchalian, nakalulungkot at nakakabahala na sa panahong masaya, dapat ang mga pamilya sa bakasyon, pero biglang nahaluan ang trahedya dahil sa pagkalunod. Maaari ang ito maiwasan na yung ganito mga insidente kung magpapatupad lamang na mga akbang para sa kaligtasan na ating mga kababayan, kabilang na ang paglalagay ng mga kwalipikadong lifeguards
sa mga pampublikong swimming pools. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita! Maraming salamat sa report mong yan, Sally Ortega Bueno. Samantala, good news naman tayo. Dahil yung mga customer po ng Meralco, ito po, good news po ito. Asahan daw po yung mas mababang singil sa kuryente ngayong buwang ito. Ang paliwanag po ng Meralco, dahil yan sa mas mababang generation at transmission charges. Mas mababa kasi ang presyo ng liquefied natural gas at posible rin daw na may magandang epekto yung utos ng Energy Regulatory Commission na suspindihin muna yung settlement sa reserve market. Pero ayon po kay Meralco Corporate Communications Head Josel Dariaga, isinasabi pa nila kung magkano ang magiging power rate ngayong buwan. But at least nagpahaging po ang Meralco, no? Actually, we need this very badly. Kailangan po natin ito dahil mainit ang panahon, naturalmente tataas po ang ating konsumo sa kuryente. Kapag ganito mainit ang panahon, kumbaga it's a sigh of relief na makarinig po ang ganitong mga anunsyo, ano, nitong mga pagbaba sa singil. Asahan po natin yan at yan po ang ating antabayanan in the coming days kung magkano talaga yung magiging power rate ngayong buwang ito ng Meralco. Samantala, bigyan daan po muna natin ang commercial break, ang oras po sa buong Pilipinas. Ganap ng 20 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Punta na tayo sa araw-araw nating minomonitor, ano, ang presyo ng mga bilihin. Kamusta ba ang presyo ngayon dyan sa Taguig People's Market? Sandy! Magandang umaga, Sandy! Yes, Sandy! Ayan, inaantabayanan po natin si Sandy na nandoon sa lungsod ng Taguig, no? Ang gusto nating malaman, particularly, magkano ba yung presyo ngayon ng manok, presyo ng itlog? Kasi tandaan niyo last week, merong naging statement yung grupong Ubra na posible raw na maapektuhan yung supply ng karne ng manok. O, okay na si Sandy. Good morning, Sandy! Happy Monday, Senator Francis Tolentino at Ms. Cecil Villarosa. Ako ay live dito sa Taguig People's Market kung saan karamihan ng presyo ay walang pagbabago matapos ang Holy Week. Ang bigas dito na mula Bulacan o Nueva Ecija ay mabibili sa halagang 50 pesos per kilo ang pinakamura. Ito ang regular milled rice. Habang 63 pesos per kilo naman ang pinakamahal. Ito ang ating ifugao rice. Ang isda galing na botas ay di umanong nagbaba ng at least 50 pesos matapos ang Holy Week. Kung kaya naman ang pinakamababang isda ay mabibili sa 150 pesos per kilo, ito ho ang ating tilapia, habang 250 pesos per kilo naman ang pinakamahal, ito yung patalay. Sa karne, na hinahango mula Batangas o Muntinlupa Slaughterhouse ay with steady prices, kaya naman sa halagang 300 pesos per kilo may ribs, pata at maskara kanat. Pero meron din ho ditong kasim, pige, giniling at pork chop na nasa 330 pesos per kilo. Laman naman ay 430, spare ribs na 380, bulalo na 370. Ito naman po yung inaabangan natin sa usapang gulay, iniulat na walang pagbabago sa presyo at matumal ang benta. Ang pinakamurang gulay, ito ang ating kamatis, ay mabibili ng 70 pesos per kilo, habang 280 pesos per kilo naman ang pinakamahal. At ito yung bell pepper natin, Ms. Cecil. Yung presyo ng manok, Sandy, magkano? Ang presyo ng ating manok, Ms. Cecil, ay, yun nga ho, sinabi ho sa akin na mas mabenta ito noong Holy Week dahil di umanong, ano po, matumal yung delivery ng produkto. Pero ngayon ho, mabibili ang ating whole chicken ng 160 pesos per kilo. 150? Ay, whole chicken ng 160. Apo, 160? Ang choice cut naman. Ano yun? Bumaba, Sandy? Kasi normally, yes po. Ano, 190 eh. 190 pesos yan eh. To 200 opo, eh, di ba? Kada totoo kilo. Totoo po yun, Ms. Cecil. Meron ho, ang whole chicken minsan ay nag
pumapatak ng 200 habang yun po. Habang ang choice cut naman dito, Ms. Cecil, ay 170 pesos naman, ho. Ah, mababa. Okay, mababa naman po. Pero sabi naman ho nito na ito na ho kumbaga yung steady prices na kumbaga bentahan nila na ngayong wala pang nagbabago ang ano. Yung itlog naman, Sandy, na nadaanan mo ba yung pwesto ng mga itlog? Yung ating mga itlog, Ms. Cecil, iba ho ang bentahan kumbaga kung pieces at kung yung tray. At depende pa rin ho ito kung depende sa ating sizes. May small, medium, large ho na binibenta dito. So kung pieces ho ang ating kukunin, ang small natin ay nasa 35 pesos. Pero 5 pieces na ho yun. Ah, pag small. Okay. Ang ating medium... 7 pesos, ano? Kaya lang umpo ka ng ang bili kasi dyan, eh, no? Ano po yun, Ms. Cecil? Umpukan. Pumapatak ng 7 pesos kada piraso. Yes, Ms. Cecil. Tama po. Ang medium naman ho natin ay nasa 37 pesos for 5 pieces. Ang large ay 40 pesos for 5 pieces. Ang extra large naman ho ay nasa 45 pesos for 5 pieces. At jumbo naman po, 46 pesos for 5 pieces. So, medyo naglalaro-laro lang ho ng 1 to 2 pesos ang difference. Depende ho talaga sa size ng ating mga itlog. Ayun, at least may good news, no? Bumaba yung presyo ng manok at stable naman ang presyo dun sa iba pang mga bilihin kagaya ng bigas, gulay at karne. Ano, Sandy? Yun. Yes, Ms. Cecil, tama ho. Itong susunod naman na tanong, Sandy, sino ang maswerteng tatanggap ngayong araw ng CENTOL token? Yes, Ms. Cecil, Senator Francis Tolentino, kasama po natin si Sir Rodel Arcilio at meron na tayong live video para makausap niyo po siya ngayong araw. Hi, Sir Rodel! Good morning po! Good morning, ma'am. Kita po ba kayo? Kita niyo. Live po kayo sa programang Usapang Tol, Sir Rodel. Yes po. Opo, Sir Rodel. Opo. Kamusta ho ang benta niyo? Okay naman po. Nakakabenta naman po. Mm-hmm. Ano pinakamabenta diyan sa mga itinitinda niyong karne, Sir Rodel? Yem po, mga ganun po. Yem po, pasig, mapinta naman po. Oh, yun. Ano naman, ano, stable ang presyuhan, Sir Rodel? Sa yem po, 340 sa yem po. Pasig, pigi, 330. Ayun, ano yun, stable? Nagbababa o tumaas yung presyo, Sir Rodel? Lalo na pagkatapos ng Holy Week, bumababa o tumaas? Dati pa rin po, 340 pa rin po, hindi naman tumaas. Naging stable naman, Sir Rodel. Ayun. Eh, bagay na bagay sa'yo yung suot mong apron, Sir Rodel. At yung, suot mo na rin pala yung t-shirt. Alam mo, komportable yung t-shirt na yan, ha? Akma sa panahon ng tag-init. At maraming salamat, Sir Rodel. Mukhang busy-busy, ha? Dinig na dinig sa background yung tawag ito, yung pag-chat-chat ng karne. Ayan. At yan. Oh, good luck sa iyo magiging benta ngayong araw. Maraming salamat, Sir Rodel. Ayun, yung kanyang mga paninda. Mga karne ng baboy pala, Sandy Fernandez, ang kanyang itinitinda. At maganda ang ngiti ni Sir Rodel, ha? Ibig sabihin, maganda ang kanyang benta ngayong araw. Yes po, Ms. Cecil, at maganda rin ang kanyang gising, ho. Ayan. At we expect na magpapatuloy pa yung ganyang trend bukas at sa Wednesday kasi walang pasok, eh. May oras yung ating mga kababayan na mamili sa mga palengke. Yun. Yes po, Ms. Cecil, at abangan po natin yan at iuulat ko sa inyo ho bukas. Ayan. Maraming salamat, Sandy Fernandez. Maraming salamat po, ako ulit si Sandy Fernandez, ang kumpara niyo sa palengke, nagbabalita ng tama at naglilingkod ng tama. Maraming salamat po. Ayan, yan po si Sandy Fernandez, nagulat po ng live mula sa Taguig People's Market. Samantala, ito po yung napag-uusapan natin kanina, ha, yung epekto ng matinding tag-init sa presyo ng ng ilang mga bilihin, ano, particularly yung presyo ng karne ng manok, no? Kasi may statement po yung grupong Ubra na posible raw na maapektuhan, eh, yung supply ng manok. But good thing, no, based on sa huling report ni Sandy, stable, bumaba pa nga, eh, yung presyo ng manok kasi naglalaro yan ng mga around 190 to 200 pesos no mga nakaraang linggo nating monitoring. Eh, pero ngayon, bumaba, may 150 pesos na kada kilo ng manok. Kaya lang, ang pinapaliwanag po na Ubra,
eh posible raw kasing maapektuhan ng matinding init yung paglaki ng mga manok, no, na posible raw humantong doon sa tinatawag na artificial shortage yun, no. At actually hindi lang chicken supply, no, yung posibleng maapektuhan. Actually pati nga presyo ng iba pang mga pananim, no, eh apektado, alam naman natin, dahil pagkulang sa irrigasyon, eh paano ka makakapag magkakaroon ng maayos na produksyon ng mga pananim, no? At yun pang problema din ang supply ng isda, no? Kasi pagka ganyan pa lang tag-init, no, eh pumupunta sa malalim na bahagi ng karagatan yung mga isda, kaya hirap yung ating mga mangangisda na makapangisda, no, na magkaroon ng maraming huli, no. Kaya nga po ang tugon ng pamahalaan diyan, ano, eh kasama sa ayuda na kanilang binibigay, eh dinadagdagan nila, no, binibigyan nila ng ayuda para sa krudo, para nga naman mas makapalaot ng mas malayo-layo yung ating mga kababayang mangangisda at magkaroon naman ng mas maraming huli, no. At ang yung presyo naman ng bigas, no, actually hindi na nga po bumaba yan, ano, ay kung ikukumpara raw yan sa presyo last year according dun sa monitoring ng Department of Agriculture at ng PSA, tumaas ng around 30% eh yung presyuhan ng bigas kung ikukumpara mo last year sa presyo ngayon, tumaas ng 30% yung presyo ng bigas. At may statement na nga po ang DA, they don't expect na bababa ang presyo ng bigas kahit pa panahon ng anihan, kasi meron daw tinatawag na external shock, no, dahil doon sa mga international market forces, no. Hindi na nga po nakakapagtaka kasi number one nga po ang Pilipinas eh, na importer pagdating sa bigas, no. Tayo ang isa sa mga nangungunang nag-aangkat ng bigas sa buong mundo. Kaya hindi na po nakakapagtaka kapag tumaas ang presyuhan ng bigas sa world market, eh talagang tayo ang talagang ramdam natin yung epekto, no. Pero hindi pa rin binibitawan ng pamahalaan yung kanilang adhikain na bumaba sa 20 pesos kada kilo yung presyo ng bigas, no. Eh kung paano yan gagawin ng pamahalaan, of course yan ang ating tututukan, ano, importante na mapababa yung presyo ng bigas, kasi yan yung mismong ano eh, yan yung mismong pinakalayunin kaya naipasa yung rice tariffication law. Kasi 'di ba naipasa yan noong 2019 at the height na mataas ang presyo ng bigas. So nung naipasa yung rice tariffication law, tumaas yung supply ng bigas sa merkado na nagresulta po sa pagbaba ng presyo ng bigas. Kaya lang hindi po yan yung nararanasan natin ngayon eh. Anyway, nasa linya na po nating komunikasyon si Ginoong Gregorio San Diego Jr., ang chairman po ng United Broiler Raisers Association. Maganda umaga po. Magandang umaga, Mr. Gregorio. Good morning, Senator. Magandang umaga. Magandang umaga, Senator, at magandang umaga din, Cecil, at sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. So, tanungin ka ni Cecil, siguro tinatanong sa iyo tungkol doon sa mga sa production ng manok ngayong tag-init. Ako naman magtatanong mamaya ng konti doon sa mga ini-smuggle na ano, ng mga bakuna ng ASF. So, unahin muna natin, no, kumusta yung production ng manok ngayong tag-init, Mr. Gregorio? Kumusta po yung broiler? Sa broiler, marami pa rin kasi marami yung ini-import, Senator eh. Nabanggitan namin sa inyo, magkita tayo sa Quezon City last time. Ang daming problema ng local production. Hindi na ganun kalaki yung problema sa init kasi yung mga bagong pumasok sa broiler, halimbawa, pati naman sa layer, yung mga building nila, kasi malaki ang kanilang mga kapital, tunnel ventilated na, parang medyo naka-airco na yung mga building ngayon ng ano, broiler. Mahangin, no? May parang naka-airco na ngayon, no? Kaya hindi na masyadong napiperwisyo ng init. Ang napiperwisyo yung sa mga maliliit na producers, yung conventional ang tawag namin, yung maliliit na bahay, yan naapektuhan talaga ng init yan. Pero ang Senator Francis, ang pala talagang malaki epekto sa amin yung sa broiler, yung mga ini-import. Sa itlog naman, kasi yung may nalugi sa broiler, nalugi din sa baboy, nitong nagkaroon ng sakit ang baboy, ilan sa kanila lumipat sa layer kasi sabi nga nila, dito na tayo, walang kalabang imported na itlog.
Kaso medyo dumami naman, kaya bagsak din ang presyo ngayon ng itlog. Ikaw, taga muna, yung inabanggit ko kanina, marami raw pumapasok na smuggled na ano, na bakuna. Totoo ba yun, Sir Gregorio? Totoo yan, Senator Francis. Kasi dalawang taon na namin nalos na inaano ang DA dyan, bakit hindi magparating? Eh, ang dami namang bakuna na available na ginagamit naman na effectively sa ibang bansa. Eh, hanggang sa Vietnam, ngayon, hanggang ngayon, sa Indonesia, sa Malaysia, hanggang ngayon, Senator, hindi pa nagtataon pa rin ng FDA, nagtataon pa rin ng FDA at saka DA, kung sino ang otoridad sa importation na yan, alam na sa industriya. FDA yung namamahala sa gamot at kalusugan. Di ba? Halimbawa, yung mga gamot. Sabi nga namin na, Senador, sa online, nabibili mo yung bakuna . Hindi mo nga alam. Correct. Kung yan ito to bakuna o hindi. Ngayon, yung kumbaga sa ano, yung legal na importasyon, bakit hindi papayagan? Yan ang malaking problema namin. Alam mo... ikaw, Cecil. Marami kang tanong. Yun lang, nabanggit kasi kanina ni Sir San Diego, na good thing, air-conditioned and well-ventilated na yung mga malalaking broiler racers, hindi po ba yun, dahil mga kailangan ng dagdag na enerhiya sa pagkapatakbo ng mga, nung pasilidad, hindi po ba yun magta-translate into higher cost? Ibig sabihin, tataas po yung presyo ng manok. Iba-iba yung kasi marami naman yung kumbaga sa yung contractor na gumagawa. Pagka-efficient yung pagkakagawa, nababawi doon naman. Ang problema, kung yung construction, hindi may nasasayang din na enerhiya. Yun ang nangyayari. Pero, ganun pa man, may epekto din naman ang, sa halimbawa, sa broiler. Kasi, yung mga bagong building na yan, 40,000 heads sa capacity na isang building, dapat pagkatag-init, bawasan din kasi yung density na tinatawag. Sa layer naman, ang epekto niyan, pagka ganitong summer, yung itlog medyo matubig kasi malakas uminom ng tubig yung mga manok. Pero ang malaking pinoproblema namin ngayon, yung mga regulasyon ng local government na talagang hirap na hirap yung mga local producers. Kaya nga sinasabi namin, bakit yung mga nag-i-import ang ginhawa? Bakit itong mga local producers, yun ang pinapahirapan? Para sa kaalaman paano ulit, Mr. Gregorio? Anong example na yung sa local government? Halimbawa, may mga provincial senador na bago ka makapagkarga ng sisiw, hihingi ka ng loading permit. Pagkatapos, pagkahahakuin mo na, ibebenta mo na yung mga alaga mo dahil tama na yung sukat, hihingi ka rin ng permit para maibenta. Yan, napakahirap. Sa layer naman, halimbawa, yung mga hindi na nangingitlog, ibebenta mo dahil sa atin, kinakain yung mga yan, lalo na sa mga probinsya. Bago mo ma-deliver yan, sa barangay level, Senator, hihingi ka ng certificate of acceptance. So pagka wala ka niyan, pagdating mo doon, hindi mo pa pwedeng i-unload yung ibinyahin mo ng mga kal, yung mga inahin na hindi na nangingitlog, kung wala ka niyan, biro mo, barangay yan. Kaya nga ang problema namin, Senador, Cecil, kailangan mong magdagdag ng tauhan para i-asakusuhin yung mga permit na yan sa araw-araw. Lalo na yung mga malalaking kumpanya. Isang malaking trabaho na sa kanila. Samantalang yung mga ini-import, mabilis, hindi naman masyadong kinu-question. Ang hinihingi lang sa kanila, yung certificate of meat importation. Malaya na silang nakapunta kung saan lugar. Hirap na itong local producer. Yan ang dapat matugunan ngayon kasi sarili na natin yan kung sa LGA kaya yan. Kaya, Senador, hindi naman mawawala yung negosyo, yung broiler at layer. Kaya lang mababago yung sinasabi namin landscape. Yung small and medium, yun ang nawawala. Kasi hirap na dati kasi kukunti lang yung lugar na kung saan kayo. Nandyan sa Lipa, nandyan sa San Luis, ilan sa Batangas. Kunti lang. Ngayon, halos buong Pilipinas na ang... Ilang ba miyembro nyo ngayon ng United Broiler Association, Mr. Gregorio San Diego? Nationwide, may member kasi kami, may mga chapter members. Kaya yung tunay na bilang, hindi marami. Pero siguro,
ano ang kung iaano mo siguro nasa ano eh ang mangarang marami nang member sa amin sa Visayas Mindanao nito nakaraang taon kasi nga yung mga sinasabi kong regulasyon na yan dapat magtulong-tulong siguro sa numero hindi lalayo sa mga 100 na producers na yan sa layer ganun din na senador nationwide din yung organization namin kasi sa layer ngayon lugi-lugi yung kami sa industriya yun ang isang problema. Ang baba ng presyo namin sa mga farm, mataas sa retail. Ang itlog po, napakababa ng presyo ngayon, lugi na kami mga egg farmers. Ang medium po, para magkaroon din ng idea yung mga taga-subaybay nyo, nagre-range yan, depende sa lugar, ang presyo na lang ng medium, 4 to 5 pesos po, isang piraso. E samantalang sa mga retail, pumapatak pa ng mga 7 to 8 pesos. Kaya lalong nahihirapan yung ating mga mamimili, yung mga kababayan natin. Ang manok po, hindi na rin kumikita ngayon sa broiler. Ang farm gate price po namin ngayon, marami na yung below 100 per kilo. Pero sa Cecil, mga palengke, nasa 200 per kilo. Okay na ako, Senator Tol. Pero siguro, yung assurance lang na sapat po ang production natin ng manok para sa tag-init, hindi po maapektuhan? Hindi. Kaya sobra nga, kaya mababa ang presyo eh. Kasi ang dami nung imported. Hindi naman, yun ang pakiusap sana namin na nabanggit kasi ni Senator Francis yun sa mga bakuna. Ang sinasabi nga namin, habang wala tayo ng tinatawag na first border, bawasan na muna yung imported kasi hindi naman na-examine ko yung mga dumadating may sakit eh. O wala. Lalo na yung nabanggit mo Senator Francis kanina na smuggled, eh lalo na yan. Hindi mo alam kung ano yung kalidad ng karne ng mga yan. Ito sa mga imports naman talaga ng galing yung sakit kasi banyaga sa ating bansa yung mga sakit na yan. Yun ang sinasabi namin matagal na, itong bansa lang natin, ang walang first border kung saan hindi na-inspeksyon yung mga karne na ini-import bago tanggapin. Na yun ang ginagawa ng halos lahat ng bansa. Okay, loud and clear. Mr. San Diego, at maraming salamat sa contribution ng inyong asosasyon sa ating poultry industry at sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan lalo ngayong tag-init. Narinig po natin mga kababayan si Mr. San Diego ng United Boiler Association of the Philippines. Ang oras po natin, alas 6:44 ng umaga. Huwag panghuhuli sa mga bago, huwag magpapaiwan. Alamin ang lahat sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng Bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol. Kamusta ang iyong weekend, Senator Tol? Ay, napapasyal tayo sa ano, sa nitong weekend. Nasa ano po tayo, San Narciso, Zambales. Yung, wow. Yung pong sa Philippine Merchant Marine Academy, nakikita niyo po sa television. Alam niyo tong Philippine Merchant Marine Academy, nagulat ako, 204 years old na pala to. Wow. Isa sa pinakamatandang military marine institution sa buong Asia. Kaya nakakagulat, 1890s pa ata ito, 18th century na tinatag. Ayun, ako so, nakakagulat, ang daming ano, nag-donning ceremony kami nung class 2027 at napakalaking tulong po ng Philippine Merchants Marine Academy, PMMA, sa ating marine industry. At sa ating, yung mga graduate niya, pumapasok ng Coast Guard, napasok ng Navy, yung iba naman nakukuha sa mga barko sa iba't ibang international shipping companies at third year pa lang sila. Yung iba, may kontrata na, nanire-recruit na ng mga international liners. Nagpapatunay na yung, ito katabi na ng West Philippine Sea, malapit na sa Bajo de Masinloc. Oo nga, Zambales. Zambales. So, nagpapatunay na talagang may kakayahan tayo sa maritime domain ang Pilipinas. So, congratulations sa PMMA, sa inyong 204th anniversary at nag-groundbreaking din tayo ng isang proyekto natin para sa mga kadete ng PMMA, isang bagong dormitoryo na sisimula ng itayo. At shoutout muna sa mga kababayan natin sa mga tiga Cebu na nakikinig ngayon sa 106.7 FM
sa mga tiga, ganun na rin sa mga tiga Bohol at sa Negros provinces. Magandang umaga sa inyo, pati sa Siquijor, lalo na sa mga naghahanap ng trabaho. Ito nga pala, tutok tayo dahil makakausap natin ngayong umaga si Dole Central Visayas Regional Director Lilia Estillore. Maayong buntag, Director Estillore. Maayong buntag, Senator. Salamat sa atong pagtigayon. Ay, kumusta po kayo? Kumusta po kayo, ma'am? Thank you po. And marami tayong mga bakante, sa especially for Labor Day po, na mga trabaho. Sa Region 7, isa-isahin natin to. Sa mga nag-a-apply natin, anong mas maraming nag-a-apply? Yung mga galing ng Bohol o yung mga galing ng Sugbo? Sa Cebu, pinakamarami po, pero mixed of applicants, mayroong taga Dumaguete, may taga Bohol. Pero ay, napanggit niya yung Dumaguete, pero Director, naaprubahan na ho namin yung Negros Island Region, so bubukod na yon. Bubukod na yung Negros, bubukod na rin yung Siquijor. Opo. So mas maraming aplikante sa Bohol, ganun ba? Sa Cebu po, dalawa kasi yung job fair natin this coming Labor Day. Isa sa Dumaguete at saka isa dito sa Cebu City. So, mga 3,859 vacancies po. Wow. Number 1,859, oho. Yes. So, mga ano-ano pong mga trabaho ito para sa mga kabataan natin? Yes, karamihan po sa BPO, may healthcare associates na pangangailangan, 200, customer service advisor, 250. Yung ESL instructors po, ang dami, 800. Wow. Ngayon, meron din service crew at saka sales associates, 200, 300. Yun po ang top vacancies. Meron ding mga factory workers at saka sa Dumaguete, in addition, may farm workers na pangangailangan po. Ano po ang schedule nito? Kailan na eksakto? Anong oras? At saan? Sa ano po, sa Labor Day, sa SM. Day 1? Yes, SM? Po. Sa SM po. Yes, sir. Saan pong SM? Saan SM, ma'am? Sa Blinking Side. Saan po? SM Side po, sa Cebu City at saka sa Masyas Hall sa Dumaguete po. Ayun, dalawa. Dapat matandaan ang mga kababayan natin, SM sa Dumaguete at SM sa Cebu City, yung jobs fair sa May 1. Mm-hmm. So, ano yung mga trabaho po, nabanggit nyo na. Pero matanong ko lang, meron ba mga hakbang na ginagawa at may mga incidents ba ng child labor sa Central Visayas ngayon? At anong ginagawang hakbang ng inyong opisina? So far, wala naman po. Walang na reklamo. Wala rin kami during inspection. Wala rin kami nakita. But prior years, mayroon tayong mga incidents doon po sa Negros Oriental. And nag-profile po tayo sa mga parents, the child laborers, para naagapan naman natin ng livelihood assistance po. Ayun. Cecil, baka may tanong ka kayo, ma'am. Uh-huh. Ang tabayan na natin, ma'am, yung detalye ng magiging jobs fair, no? Dahil importante po yung inaasahan ng ating mga kababayan. Oo, Director. Wala po ba kayong jobs fair prior to May 1, Director? O ito na talaga yung pinaghahandaan natin, yung May 1? Malaking yung jobs fair. Ito yung pinaghahandaan po natin, ma'am. Ano po, mga 30 companies are joining and still increasing. Sa Negros Oriental, may 14 employers and Cebu City, 16 employers. So may sumasali pa rin po. So yun ang pinaghahandaan natin, mag-increase pa itong mga vacancies. Okay, marami pong salamat, Director Estillore. Yes. At saka dagang salamat, dagang salamat, Director. One more, Senator. Meron pa kayong gustong itagdag? Yes po, may public hearing tayo sa mga kasambahay kahapon po. And 120 kasambahay were joining. And nakatanda doon is naagrihan both employers and kasambahay na mag-increase ng
Minimum wage from 5,500 to 6,000 po. Wow. Ay, very good. Sa Region 7 po yan. Very good. Good news po yan sa mga kasambahay natin sa Region 7. At talagang masisipag po yung mga yan. Ma'am, maraming salamat sa participation nyo ngayong umaga. Director Lilia Estelliore, napakasipag na Regional Director ng DOLE ng Central Visayas. Dagang salamat, ma'am. Ayong buntag. Salamat. Salamat, sir. Salamat, Senator. Narinig po natin si Director Lilia Estelliore. At ang nabanggit ko kanina, medyo liliit na yung jurisdiction niya. Pag in-implement na yung Negros Island Region, uunti na. Pero siguro lalong magiging focus sila sa Region 7. Sana ganun ang mangyari. Yes, Sentol. Yun. Mas matututukan na no, yung mga lugar na nasa ilalim ng kanilang jurisdiction. Ayan. Samantala, bago tayo tuluyang magpaalam, Sentol, bigandaan po muna natin itong mahalagang mensahe mula po kay D. Edgard Camangon, ang chairman po ng Aliw Broadcasting Corporation. Easter reminder, if it makes you happy, then it's never a waste of time. Life only comes around once. So do whatever makes you happy and be with whoever makes you smile. Life is wonderful. Think good. Thank God. Thank God. Have a great week ahead. God bless you. Napakabilis ng oras, Cecil. At bukas ay holiday kasi... Araw ng Kagitingan. Ano tawag dito? Araw ng Kagitingan. Mm-hmm. Pagkatapos sa... Wednesday. Sa Wednesday naman ay Idil Fitir. Opo, regular holiday din. Regular holiday. Sisikapin ko sa ating mga taga-subaybay. Sisikapin ko pong habulin kayo sa tent sa Idil Fitir. Mm-hmm. Ako po ay a-absent Cecil bukas. Kasi kasama po ako doon sa presidential trip sa Washington DC. Kung saan mag-uusap po si Presidente Biden, si Presidente Marcos at ang Prime Minister ng Japan. Mag-uulat po tayo dyan. Yun, ang maganda. Ang tabayanan natin, Sentol, ang magiging development. Napakahalagang pag-uusap niyan. Kaya pag naka-link ako sa Merkules, mag-uulat po tayo ng live mula sa Washington, D.C. Nice. At ito labang po, exclusive po sa usapang tol. Di ko alam kung paano ako makaka-connect noon. Kasi yung time difference, 13 hours ata. Mm-hmm. Hindi ko pa alam. So, ang tabayanan po natin yan, exclusive. Nice. Buhat sa Washington, D.C., USA, yung usapang tol. Aabangan namin yan, maraming salamat po sa mga sumubaybay ngayong umaga. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magkikita-kita po tayo. May awa ang Diyos sa Miyerkules. Buhat po sa Washington, D.C. Ako naman po yung lingkod, Cecil Villarosa. Ang tabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senator Francis Tolentino.